Yung nagiging problema lang guys sa mga caretaker dito is yung matatanda kasi natutulog sa araw at sa gabi, hirap silang makatulog. Gumigising sa nang gumigising kaya kadalasan ng caretaker dito is konti lang tulog sa gabi. Kasi nga yung... Hello guys! For today's video, nandito ako manunan ako sa labas. Ibili ako ng prutas. Ibili tayo ng prutas dito. Pauwi na ako guys. Tapos na ako bumili. Ito yung binili ko. Tambis to sa amin. Tambis sa Bisaya. Tambis. Bili ako ng kain ko. Ako. Nandito na ako sa bahay guys. Kung nakikita nyo, nandito na naman ako sa rooftop. Marami akong nilabhan kanina. Kaninang umaga, marami akong nilabhan yan. Meron pa dyan, meron pa yung ano, meron pang iba. Tapos yung iba, binabako na. So, dito na naman tayo sa rooftop kasi dito na naman ako magkukwento sa inyo. For today's video guys, magbibigay ako ng tips sa mga gustong pumunta dito sa Taiwan about sa interview ng mga employer. Kasi guys, tulad yun ang sinabi ko ng nakaraan kong video, katatapos ko lang mag-interview sa bago kong amo. At ito yung mga example na magiging tanong nila sa inyo kapag gusto nyo rin pumunta dito. Madalas, ang mga Taiwanese guys is mabibilis kumilos. At ano sila, kapag ano naman dito kasi, yung mga Chinese kasi guys, marami silang ulam na niluluto. Anim na klase ng ulam yung niluluto nila araw-araw. Kaya kailangan matuto ng bawat caretaker nito ang magluto. Lalo na kasi yung aalagaan mo ay matanda. Ikaw yung magbabantay ng alaga mo, ikaw yung maglilinis ng bahay, at ikaw yung magluluto. So, yan yung dapat mong gawin dito. Nung na-interview ako kahapon, yung naging una niyang tanong ng amo ko, kasi matanda ang yung amo ko, sabi niya, marunong ka bang magluto? Sabi niya. Marunong ka bang magluto? Tapos katabi ko naman kasi yung amo ko guys, so hindi ako masyadong nahirapan sa interview na yon kasi tinulungan ako ng amo ko. Siya yung nagbigay kasi ng bago kong amo. Bali yung magiging amo ko sa susunod is mama ng kaibigan ng amo ko ngayon. So yung interview kahapon, madalas sa mga tanong is yung amo ko yung sumasagot. Siya yung tumutulong sa akin paintindi sa magiging bago kong amo yung mga kaya kong gawin at hindi ko kayang gawin. Katulad nga ng pagluluto. Kasi dito guys, hindi ako nagluluto. So, unang tanong ng bago kong amo, marunong ka bang magluto? Sabi niya. Tapos sabi ko, hindi ako marunong magluto kasi dito sa bahay ng amo ko ngayon, hindi ako nagluluto. So, yung sabi niya, marunong ka bang magmandarin? Kailangan kasi guys, kapag nandito ka, kailangan marunong kang magmandarin. Kasi kadalasan ng mga tao dito, lalo na pag matanda, is hindi talaga marunong mag-Ingles. Kaya kailangan nyo, kung gusto nyo pumunta dito, kailangan nyo matuto ng kahit konti, basic lang, kahit basic na Mandarin, kailangan nyo matuto talaga. Kasi yung mga alaga nyo dito, or magiging alaga nyo dito, madalas ay hindi talaga marunong mag-Ingles. At yun yung mahirap kasi hindi kayo magkakaintindihan. Kaya kailangan nyo talagang matuto kahit konti bago kayo pumunta dito. So yun yung kailangan nyong gawin. Tapos sabi niya, marunong ka bang ano? Sabi niya, anong oras ka ba? Anong oras ba daw ako natutulog? O ay,
nagtulog at gumigising sa umaga. Sabi ko, gumigising ako dito kapag walang klase yung mga alaga ko is 6:30 ng umaga. Tapos kapag mayroon namang klase yung mga alaga ko, may school yung mga alaga ko is 6 a.m. ako gumigising. So sabi niya, yung matanda daw, yung magiging amo ko is maagang gumigising, 4 a.m. or 5 a.m. gumigising na sila. So sabi ng amo ko, kailangan maaga ka rin gumising. So yun yung magiging bago kong routine. Dapat maaga akong gumising kasi yung alaga kong matanda, maagang gigising. So yun yung panibagong adjustment na naman na gagawin ko. Pero sabi niya, maaga ka namang matatapos sa trabaho mo kasi matanda lang naman yung alaga mo. Iba kasi daw yung magiging trabaho ko sa matanda at magiging trabaho ko sa bata. Kasi nga, yung bata, guys, is mas mahirap siyang trabaho. Kasi nga, always mo siyang kailangan lahat ng oras mo nakatutok ka sa bata. Hindi katulad pag matanda yung magiging amo mo na kapag ano lang yung gusto niyang gawin mo, lalo na pag malakas pa yung amo mo, kung ano yung gusto niyang gawin niya, ay iutos niya sa'yo, ano yung mga gustong iutos niya sa'yo, yun lang yung gagawin mo. Pero kapag mga kadalasan yung ginagawa mo talaga is magluluto, yun talaga yung trabaho. Pero pag yung alaga mo is bedridden or kailang alagain na or nasa wheelchair na, yun yung talaga yung i-focus mo. Kaya hindi masyadong mahirap kasi kadalasan ng matanda is always tulog, palagi silang natutulog. Yung nagiging problema lang, guys, sa mga caretaker dito is yung matatanda kasi natutulog sa araw at sa gabi, hirap silang makatulog. Gumigising lang siya ng gumigising, kaya kadalasan ng caretaker dito is konti lang tulog sa gabi. Kasi nga yung mga alaga nila hindi natutulog. Maswerte ka kung magiging alaga mo dito ay tulog ng tulog. Katulad ng mga ate ko, yung ate ko sa Changhua at yung ate ko sa Taipei, yung mga alaga nila is laging tulog. Always natutulog, kaya free sila kung ano yung gusto nilang gawin. Ganyan, hindi problema, ganun. So, kung magiging, kung paplano kayong pumunta dito, guys, yung advice ko lang, kailangan nyo talaga matuto munang mag-Mandarin. Kahit konti, basic lang, kahit basic. Matutunan nyo naman yan sa OWA, kasi tuturo naman yan sa OWA, yung pagsasalita dito, yung konti. Kaya, alam ko, matututunan nyo din yan. Kaya sa mga gustong pumunta dito sa Taiwan, good luck sa inyo. At always lang nating tatandaan na ang trabaho natin dito is alagaan ang alaga natin, focus sa alaga natin, at sana lagi tayong mag-iingat sa pag-aalaga sa kanila. So yun lang, guys, yung topic ko ngayon. At kung bago ka lang sa aking channel at nagustuhan mo ang video ito or ang topic natin ngayon, please do give this video a thumbs up. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel. At pakipindot na din ang notification bell dyan sa gilid para lagi ka na notified sa aking mga latest videos. Hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching!